Welcome back mga katoktok sa aking channel. Nandito po tayo, Green Sunflower Dogs. So for today's video, magbibigay po tayo mga katoktok kung paano i-drive ang ating DVSK. Driving tutorial po tayo mga katoktok. Ngayon, magtuturo tayo sa aking former girlfriend kung paano ma-drive ng tuktok nitong ating DVSK Deluxe or doon sa ating kapatid para kapag nag-long drive tayo or kapag nagpamanay tayo kung saan man, meron tayong substitute driver. So ngayon mga katoktok, bago po ang lahat, maraming salamat po sa pananampili sa aking channel. Sana po, panoorin niyo po ulit itong video nito. At higit sa lahat, yung aking mga videos mga katoktok, inayos ko na po sa aking YouTube. Please visit my channel and then subscribe me mga katoktok. Tapos po, para hindi po kayo tawag nito, maboring. Halimbawa, kung gusto niyo manood ng mga videos ko, bawa, mahilig kayo sa travel, parang pinag-sort ko po yun by folder, kumbaga nasa playlist ko, bisitahin nyo po ang aking playlist. Halimbawa, mahilig kayo sa travel, click mo lang po yung travel doon. Lahat ng videos ko sa travel, mag-play na po yung lahat. Kung mahilig naman kayo sa DIY review, click nyo rin po yung playlist ko para sa DIY review. At halimbawa, mahilig naman kayo ng top views or popular views, click nyo lang po yung 1K views po doon, 1K up views at up po doon. So lahat mag-play na yung mga popular views ko doon, mga DIY and so on and so forth. So patensya na mga katoktok, medyo gabi na, malamig ang klima dito sa Highlands, Legazpi City. So ngayon, let's proceed mga katoktok. Welcome po dito sa loob ng TVS King. So ngayon mga tuktok, for driving tutorial. So ngayon, nandito tayo para umpisahan ang ating pagmamaniho. So ngayon mga tuktok, ito dapat laging naka-check natin to. Bago tayo bumaba, dapat naka-engage ang handbrake. So ngayon, dahil magda-drive tayo, ang unang gagawin natin is maliban sa blow baggage, di ba yung blow baggage basic po yun, i-check natin yung air, yung battery, yung lights, yung self, yung oil, yung gasoline, etc. Yun po yung meaning ng blow baggage. So hindi ko na po inisa-isa o kinumplit meaning kasi alam ko. So ngayon, after pa-check natin yung blow baggage, open na tayo dito. Ngayon, dapat lagi na kayo. So, bago natin i-release yung handbrake, check natin yung kung naka-neutral ito. Madalas naman yung tok-tok, mga tok-tok, ewan ko sa kanila sa iba, madalas yung mga tok-tok is naka-neutral yan. Hindi yan tulad ng isang motor or ng sasakyan na kailan mong ilagay sa first gear o sa anong gear para mag-support siya doon sa handbrake. Mas maganda sana yon, naka-handbrake tapos naka-first gear para naman kapit na kapit yung gulong na hindi gagalaw sa kalsada. So ngayon, ang tuktok kasi madalas naka-neutral yan kasi kung i-engage mo siya sa first gear, mahirapan ka mag-neutral kasi may katigasan ang cambio ng tuktok. So laging naka-neutral yan eh. Kaya dapat be sure na 100% naka-engage lagi yung handbrake. So ngayon, before natin i-release ito, so i-turn on natin itong ignition ng ating tuktok. So after i-turn on natin, so right after ma-turn on natin, dapat magbilang tayo ng 3 to 5 seconds bago siya start itong electric start or manual start man. So ang purpose po nun is inaalaw natin na tawag nito yung electronics niya, yung ilaw, kung ano pa man, na hindi magsabay-sabay mag-control sa battery. At ikit sa lahat, yun talaga yung pinaka-basic bago natin i-engage yung start after ma-turn on natin yung key. So another one pa, before turning on the ignition, dapat be sure na yung headlights natin, yung signal light, wiper, dapat ito ay naka-off para higit sa lahat, yung battery natin, hindi siya magkukonsumo ng maraming kuryente. At higit sa lahat, maingatan natin, magkaroon ng mas mahabang buhay yung battery natin. So yun, tips lang po yan sa ating mga katoktok. Okay, turn on po natin yung ignition.
Okay? At least 3 to 5 seconds. 1, 2, 3. Okay? 5 na po siya. Start na natin kasi naka-neutral naman siya. Ayan, letter N. Nakikita natin. Tapos naka-ilaw yung to, yung sa oil tapos engine. Okay lang yan, na ganyan lang. Dapat within 10 seconds after na umandar, dapat mawala siya. Ayan, wala na siya. Kakapa-under pa lang. Wala pang 10 seconds na wala na siya. Kapag hindi siya nawala, ibig sabihin may something sa makina. Maring kulang ng oil or may problem sa makina kapag nag-ilaw yung mga to indicator. Okay. So ngayon, i-assume natin itong mga katoktok na hindi pa natin ginagamit. So ang pag-warm up ng makina para sa akin ay hindi natin kailangan pantarin ng maraming oras o ng matagal. So kailangan lang natin ito i-warm up at least 1 to 2 minutes only. Kasi alam niyo mga katoktok, yung pag-pandar ng makina, kapag binandar mo siya ng 1 minute, tapos magbubukas ka pa ng gate, yan, ilalabas mo ng gate, tapos magpapa-andar ka pa na nasa street road ka pa, hindi ka pa dyan bibuelo, hindi ka pa dyan mag-full throttle. Hanggang bago ka makarating sa tawag nito, sa main road, nag-warm up na yung engine mo. So, yun ay isang tipid tips, gasoline tipid tips. So, kasi yung mga engine ngayon is marami na yan mga tawag nito, ma-circulate yung oil. So, kaya kahit within 30 seconds, pasang-basa na ng oil ang engine yan. So, kahit 1 minute, okay na po. 1 minute, okay na po yun. So, sa pag-warm up ng makina. So, okay na. So, engine, nag-andar na po siya. Tapos, warm up na siya. 1 minute or 2 minutes na, pwede natin i-move. So, ang pag-move nito, hindi kagad full throttle. So, slow down pa rin. At least 1 to 2 minutes na slow driving before engaging sa full throttle. Okay. So, ngayon, first gear po nito mga tok-tok is full the clutch. Kailangan nating bigayin yung clutch, tapos downward, pag ganito. Yun. Ang TBSK po kasi is integrated yung cambio niya, puro lang pababa. So, nandito, engage, first gear, ayan, pababa lang, ayan, tapos proceed ka na, tapos kapag mag second gear ka, down ulit, down hanggang sa fourth gear. So, ganun din yung pagbawas o pagkuha ng gear, kung from fourth gear ka to third, pabalik din. So, ngayon, naka first gear tayo, so i-release natin ng bahagya yung clutch, then engage sa throttle ng konti or bahagya din para di mamatay hanggang sa mag-roll na yung gulong, saka natin i-release totally yung clutch. Okay? Huwag natin bibitawan kaagad-agad ang clutch hanggang di pa gumugulong yung gulong kasi mamamatay ang makina. Okay mga katok-tok, so ang oras ngayon is 5:30 PM. So medyo nag-agaw na yung liwanag at dilim. Ano ba tawag niya sa English doon? Ngayon, kailangan na dahil nandito rin tayo sa tourist spot ng Legazpi. So expect natin na medyo matao or may dadaan na sasakyan. Kaya kailangan natin i-engage yung tawag nito, i-turn on yung hazard lights natin. So it means to say na maaaring naka-stop tayo or maaaring mayroong nagtawag nito, nagda-drive, nag-aaral mag-drive. So ngayon, nandito na, first gear na tayo mga katok-tok. So i-release natin to ng bahagya. Tingnan nyo mga katok-tok, i-release natin ng... Bago natin i-release bahagya, huwag kakalimutan yung tawag nito, handbrake. Before i-release, handbrake muna. Sa sasakyan mga katoktok. Sasakyan mga katoktok, correct me if I'm wrong. Ako pag nagda-drive sa sasakyan, bawa, minumove ko muna into first gear before ko i-release yung handbrake. First gear, tapos release handbrake, tapos go. Dito sa tuktok, medyo parang mayroong pagkakaiba or balik na dito. Sa tuktok kasi, bago ka mag first gear, kailangan mo munang i-release yung handbrake. Pero dapat naka-brake ka. Naka-brake. Naka-apa ka sa brake. Purpose ito,
para siya yung mag-substitute o pumalit doon sa handbrake, i-release natin. Bakit natin naunang in-release yung handbrake bago mag-first gear? Kasi magatuktok, ito kasi, paano mo i-release yung handbrake kung naka-first gear ka na? So, kailan bibitaw ka sa clutch. So, ngayon, dahil hindi naman to steering wheel, to ay handlebar, at nandito yung clutch, hindi naman nasa paa, kaya kailan natin mauna yung brake. Yan yung principle. Pero yung matuktok dyan na modified, at yung clutch ay nasa paa na. So, mauna muna yung first gear bago i-release yung handbrake. Yan yung proper. Okay, mga katoktok. Depende sa inyo kung ganon or tama ba ako. Okay, so mga katoktok, nirelease natin yung handbrake. Okay, clutch and then first gear. Okay, release natin ng konti tapos karga sa gasolina hanggang sa tumakbo siya. Ayan. Proceeding na po tayo, gumagalaw na tayo, moving forward na tayo mga katoktok. Ayan, first gear yan. Ako kapag nagtuturo ng pagmamaneho, tinuturo ko kung paano hindi mamatayan. Abante, hinto. So, tinuturo ko kung paano mag-drive sa traffic. Kasi, dun, yun ang pinakamahirap, yung first gear pag-balance sa class na hindi ka mamamatayan. Kasi yung pagpapatak mo lang mabilis, even na yan. Kasi kapag na-release mo na yung class, di ka na dyan mamamatayan. Ngayon, kung beginner ka pa lang, bilis mo na magpatakbo, ang tanong, paano mo siya i-control? Bawa, kailangan huminto ng biglaan, paano mo siya i-control na hindi ka mamamatayan? Paano ka titigil ng biglaan kung hindi mo mamamatayan? So ngayon, mastery muna tayo sa first gear. Ganito, release, preno, release, brake, release, brake. Yung talang hindi ka mamamatayan. Ngayon, kapag nakuha mo na siya, na okay ka na, abante, preno, then okay. Tapos, proceed na tayo sa second gear. Try natin mag-second gear, makatok-tok hanggang third gear. Okay. First gear, third, second gear. Okay. Pag umakyat na yung speed sa 20, pwede na tayo mag-third gear kasi hindi na tayo mamamatayan yan. Depende sa load. Ang pag-change gear. Okay. Dito tayo sa medyo malawak na kansada, makatok-tok. Ayan. Third gear tayo, makatok-tok. So, ngayon, dahil nandito na tayo sa 4 lanes na kalsada at tawag dito downhill, ang pag nagdadrive ako dito, ini-engage ko yung engine braking. Hindi ko siya tina-top gear. Dapat kinakailangan tulad dito, kaya itong takbo ko ganito kabilis, dapat naka 7 gear lang yan. Tapos alalay lang sa preno, kasi nagbe-brake na yung engine, nagbe-brake ka pa. Pero kung naka fourth gear ka dyan, bilong-bilong ang sasakyan, walang engine braking, so baka kapusin o baka hindi kayanin ng preno kung sakali kailanganin mo ng preno. So ngayon, nandito na tayo magkatok-tok. So kailangan natin umikot. Iikot tayo para i-execute ko naman sa inyo yung tawag nito. Reverse. Okay, akit muna tayo mga katuktok. Naka first gear tayo. Ayan. Pagdadrive naman, halimbawa, uphill, tulad nito, matakbo lang ako ng 5 to 10 km per hour. So, okay na to. First gear hanggang sa makakyat. Pero dahan-dahan lang. Ayan. Kasi kung kailangan natin mag second gear, kayang-kaya naman ng engine kasi malakas, yun nga lang kayo. Tatakbo din tayo ng mabilis para pumagay yung second gear. Kasi kung ganito takbo, second gear, sigurado mamamatay. Ngayon, iakit lang natin mga katuktok ng ganitong speed hanggang doon sa pinakataas. Second gear. Ayan mga katuktok. So, kapag mag-re-reverse tayo, kailangan natin, o kapag hinto tayo, kailangan natin ilagay ang transmission o ang gear sa neutral position. So, para safe, halimbawa, nakalimot ka, nabitawan mo yung clutch, mabitawan mo siya, at least di siya tatalon, kasi nga, naka-neutral na siya. Kasi, kung
hindi mo siya inyo-neutral. Kapag buminaba ka, kalimot ka, hindi mo na yan straight. So ngayon, nandito na tayo mga top. So ito ang kagandahan ngayon ng TVS King. Ipapakita natin yung reverse dito. Wala nang ibang ginagalaw sa baba o saan man. Dito lang tayo sa handlebar niya. So kailangan natin i-engage yung clutch para sa reverse. Yan, tutunog siya. Ang kagandahan nito, kapag naka-reverse ka o re-reverse ka, nag-a-alarm siya or nag-activate ang alarm. So it means to say, nagiging aware ka na going to reverse ka. Yan, reverse na po yan mga katok-tok. So, ganun din sa first gear, ang way, i-release ng konti, tapos engage sa throttle or sa gas. Yan, atras na po siya. Atras na siya, yan. Okay, back to neutral. Full the clutch ulit po, squeeze the clutch, then balik natin sa neutral. Ayan, neutral na. Tawag nito, reverse ulit. Ayan. Okay, tapos back to neutral. Ayan, neutral na po siya. Ganun lang kadali mga katoktok. So ngayon, assuming nandito na tayo mga katoktok, papakita natin, okay, nandito na tayo, di ba, nakabrek tayo. Engage natin kaagad yung handbrake. Handbrake, naka-engage na yung handbrake. Okay, siguro naka-handbrake. Tapos neutral lang yan. So hindi natin kailangan i-first gear. Kasi mahirap pag-alis na, pag mag-restart. Kailangan naka-neutral lang. Naka-engage naman yung handbrake. Tapos, i-off yung mga dapat i-off. I-check na i-off yung wiper. I-check yung wiper. Tapos yung headlight. At yung signal light. Wala. Tapos yung hazard switch. Okay, pag ganyan, off na siya. Wala na. Bilhin natin i-turn off. Yung purpose po ng mga ito, bakit chinek natin yung mga switches na naka-off? Kasi para kapag magagamit na tayo, gagamit ulit tayo, kung makalimot man tayo mag-check ng mga switch, mag-start tayo, at least hindi gagana na lahat ng mga electronics yan. At least yung starter lang. So, wala, hindi ganong mahirapan yung battery, mag-release ng battery. Ba yung buhay ng battery. So, mga tuktok, pwede natin tanggalin to. So, dyan po nagtatapos ang ating video. So, bye-bye mga tuktok. Bye-bye. See you soon.